All systems go na po ba ang DOTR at ang LTFRB sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa 1.6 million nating mga PUB at tricycle drivers sa susunod na linggo? Naayos na namin yung mga papers, no, Ray. Hihintayin na lang namin yung release ng pondo from DBM. Ayos na. Hihintayin na lang natin yung release ng pondo. So halos 3 bilyong piso po ang nakalaang pondo para sa nasabing fuel subsidy, Sec. Jimmy. Mula po sa ang pondo, nagmula ang nasabing halaga. Eh, galing po ito doon sa ating GAA, no? Mm-hmm. General Appropriation Act of 2022. Ito ay para sa fuel subsidy program for 2023. No? 3 billion pesos po ito, Ray. No? Dito sa mga individual public utility at tricycle drivers lang po ba ang fuel subsidy? Kasama po ba yung mga operators na mabibigyan na, at sa paanong paraan po ito ipamamahagi, Sec. Jimmy? Ito ay para sa mga drivers at mga operators. No? Kung sino yung mga registered driver natin at operator, no? Merong listahan ng LTFRB yung mga stakeholders, no? And ito ay dapat mapunta sa mga drivers kung sila ay nasa boundary system. Kung sila naman ay pinapasweldo ng mga operator, ay dapat naman ay share naman siguro ng operator yung fuel subsidy, no? Hindi siya malaking amount, Ray, pero makakatulong naman, ano? Sa mga modern na utility vehicles natin, I think tama po ba ako, 10,000 ang ibibigay? Tama, ano, sa modern public utility jeep, ano, almost mga 6,000 'yan, 10,000 pesos ang ibibigay natin. Mm. So, sa modern utility express, no, UV Express, 10,000 din ang ibibigay natin. Mm-hmm. No? Sa traditional public utility jeep, no, mga bus, no, taxi, no, UV Express, no, UTNVS, ay bibigyan natin ng 6,500. No? Mm-hmm. Okay. Sa tricycle drivers, ibigyan natin ng 1,000, around 930,000 of them all over the country. No? And yung mga delivery service drivers, no, mga 150,000 yan na nakalista, ay bibigyan natin ng 1,200 pesos. Okay. Sir Jimmy, ganito, mayroong nakagad ngayon pa lang, mayroon nang nagtatanong. May ilang sektor daw po kasi ng public transportation na hindi napasama sa fuel subsidy. Siguro nakaabot na po ito sa inyo tulad ng mga TNBS, mga taxi at mga school bus service. Bakit po sila hindi nakasama dito? Dapat yan reviewin natin. Ano? Kasi ang binigyan natin is yung may mga franchise, mm-hmm, na nakatender sa LTFRB. No? Kung wala silang franchise, hindi natin malalaman na sila ay kasama dito, no? So kinakailangan may prangkisa kasi, pero Sec, di ba ito namang mga taxi at school bus services, may mga prangkisa ito? Yes, kung may prangkisa sila, dapat mabigyan din sila, no? Oh, okay. Pwedeng ihahabol na lang yung fuel subsidy sa kanila. Yung fuel subsidy ay halos sabay-sabay nating ibibigay ito. Kaya nga inaayos namin lahat yung lista. Meron na kaming mga listahan, mm-hmm, no? Papareview ko rin mga school bus na yan. Ano? Yun, may pag-asa yung ating mga school bus service at yung mga taxis natin. Okay, sige. Taxi, Ray, sa listahan namin, meron kaming 46,498 taxis. Wow. Ang mabibigyan natin. No? Wow, okay. Sige po. Pero ang, so yun pong bilang na yun, mabibigyan po lahat yun? Or sasalain pa yun, Sec? Well, hindi. Yung pag nasa listahan sila, kasama sila sa mabibigyan. Ano? In fact, kung dati na silang nabigyan, ay mas mabilis dahil may mga records na tayo. Kanina, mga bank account number, no? Mga pangalan. No? And ang isa pa namin gagawin para mas mabilis, no? Ay yung mga nag-consolidate na. Ibig sabihin, members na sila ng association, ng cooperative, no, or corporation, eh, direct na namin ibibigay sa kanilang cooperative yan. No? Okay. Para mas madali. No? Mas madali rin para sa amin. Mm-hmm. Dahil
individual yung bibigyan namin, kundi yung cooperative.